Hello mga ka-greet, magandang gabi po sa inyo lahat. Anong araw ba ngayon? Araw ng Linggo. Actually, nandito tayo sa bayan ng Nara sa Palawan. Kanina dinala ko doon sa playground yung aking anak. Doon sa playground namin sa Nara. May napansin ako mga traktora na nandoon sa nakaparada sa basketball court namin. Doon sa covered court, ang daming traktora, puro bago. Tapos maraming parang 8 traktora tapos 2 harvester na DC-70. Tinawagan ko si Mayor. Mayor, ano ba itong mga traktora dito na ano nandito sa basketball court? Sabi niya, ano yan? Galing sa RCEP yan, ipamimigay sa mga asosasyon ng mga farmers. So biglang, talaga? So, yun nga, natuwa ako dahil sabi ko all along, siyempre, yung mga problema lagi ang pinag-uusapan natin, pero here comes yung mga pamimigay na nga yan ang gagaling sa RCEP. Yan yung kasama dun sa provision nung restorification law na parte na para sa mga mapupunta sa mga farmers. So yun yung magandang balita natin. So kung nangyayari dito sa bayan ng Nara, I think nangyayari din sa ibang bayan yung mga pamimigay nga na yan. Tapos it just happened, nung pumunta na ako doon sa nung after namin mag-basketball ng mga anak ko, pumunta na ako doon sa kumain kami doon sa restaurant. Nakasabay ko pa yung isang taga Municipal Agriculture Office. Nakasabay ko siya at kinuwento nga niya na nagpintuhan kami. Tungkol nga dyan sa mga pinamimigay nga na yan. Ang isang challenge lang para makakuha ka is yung paggagawa ng mga paperwork. Ang nakakatawa dito sa bayan ng Nara, sila yung mga staff ng Municipal Agricultural Office ay tumutulong talaga sila maggawa sa paperwork. So yun yung magandang binabalita ko sa inyo ngayon na kung dyan sa mga lugar-lugar ninyo ay meron kayong mga asosasyon o magbubuo kayo ng asosasyon, ang sabi ko ano bang requirements, kailangan 2 years na nabuo yung asosasyon. At the same time, yung asosasyon yan ay dapat nag-i-evolve talaga yan. Ibig sabihin na napapatakbo ninyo, hindi lang basta para sumulpot na kabuti na hindi naman niyo kayang patakbuhin, basta na lang kayong bumuo ng asosasyon for the purpose na makakuha kayo ng machinery. Kailangan po talaga, which is ako naman nag-agree din ako sa ganun, na kailangan marunong yung mga magpapatakbo ng asosasyon in a way na, like for example, binigyan ka ng traktora, binigyan ka ng harvester, yung asosasyon ninyo nakakuha ng harvester, ng traktora for the purpose of may available na magagamit na machinery kapag kinailangan ng mga members. Ang problema, ang sabi niya, ang problema raw, marami sa mga members o marami sa mga asosasyon ang doon nagfi-failed kapag nabigyan na ng traktora, nabigyan ng mga machineries, ang nangyayari naman, hindi naman nila nami-maintain. May nakausap din ako yung isang financier din dito sa Palawan, sa Palay. Nagko-coincide yung sinasabi niya. Sabi niya, no problema sila dyan sa mga pinamimigay nga ng RCEP ng PhilMEC kasi yung standard na, let's say for example, 5,500 per hectare ang singil ng per hectare ang singil sa harvester, which is yung 5,500 para sa akin kasi ako umiikot din ako siguro standard na yon. Tapos ang nangyayari kapag sa PhilMEC yung mga asosasyon naniningil masyado mababa, minsan 4,500, to the point na walang nailalaan na maintenance doon sa machinery. So kaya ko po ibinag ito ngayon is para doon sa mga gustong maka-avail. Kasi nga, tayo po ay dumaranas ng maratinding problema sa restorification law. Now, kung hindi naman natin makakapitalize yung provision doon na dapat makinabang tayo as a farmer doon sa mga pinamimigay nila na tulong para sa mechanization ng
ng farm, ng farming dito sa atin sa Pilipinas, eh saya, italo tayo. Kaya ito po, itong vlog na to sana i-share nyo at saka i-share nyo po para yung ibang farmer malaman nila na may pinamimigay ang RCEP. Ngayon, ang kailangan lang po talaga is pag nagbuo tayo ng asosasyon, maglagay tayo ng mga tao na yung talagang kayang magpatakbo ng isang asosasyon na parang negosyo din. Meaning to say, kailangan ng asosasyon is hindi parang ngayon lang. Pag nagamit niyo yung traktora, wala namang maintenance yan. So pag nasira na nasira. So sino ang talo? Tayo rin ang talo niyan. So maghihintay na naman pa tayo na pamimigay ulit ng gobyerno sa atin. So yan yung mga bagay na gusto nating i-share sa mga farmers doon sa mga may mga asosasyon na naka-receive na at saka doon sa mga farmers na gusto pa lang magbuo ng asosasyon. So kailangan 2 taon na existing yung inyong asosasyon, sabi nung kausap ko kanina ni sir, 2 taon tapos dapat at least dapat may mayroon kayong initial capital kayo diyan. So para pag tiningnan nila yan, is ma-qualify kayo as a recipient nitong mga farm machineries na to. Natuwa lang ako kasi nga sa kabila ng lahat ng mga problema natin, pagmahal ng abono, pagmura ng mga palay, so here comes yung sinasabi ng gobyerno natin na ito yung pinamimigay nila. So they are true to themselves na meron naman talagang pinamimigay. So ibabalansin lang natin. Pag nagka-meron tayo ng pagkakataon na bigyan tayo ng mga ganyang grasya, alagaan natin. Asa ituring natin siyang business para lumaki ng lumaki at mas marami pa tayong matulungan in the future. So, yun yung magandang balita ko sa inyo ngayon. Dito sa bahay ng Nara, meron nga pinamimigay ng ganyan. So, sa ibang lugar, hopefully, meron din. Now, dun sa mga gusto magbuo ng isang asosasyon, is mag-usap-usap na po kayo, magbuo na po kayo ng mga asosasyon ninyo sa inyong mga lugar. At para pag naka 2 years na po kayong existing na asosasyon kayo, ay ma-qualify po kayo dito sa mga nare-receive na sa mga pinamimigay po ng PhilMEC na galing po sa RCEP, pinamimigay na machineries. Yung mga machineries hindi basta-basta, yung ang kanilang harvester is DC70, traktora is brand new na mga Yanmar. At sana naman lahat ng maka-receive nito ay talagang totoong farmer. Hindi natin may sasantabi yung sabi nga, kung sino yung malapit sa lutuan, sino yung malapit sa kusina, siya yung nabubusog. So sana dyan, yan yung bantayan ng kagawaran na mapunta talaga doon sa mga kinaukulan. Nakita ko naman dito sa amin sa bahay ng Nara, yung mga recipient talagang mga kooperatiba, mga asosasyon. Hindi ko na lang babanggitin kasi baka ma-preempt ko kung kanino-kanino mapupunta kasi by January 18, ano bang pecha tayo ngayon? Now is today is January 16 ba? January 17 ngayon, so bukas 'yon. So as much as possible pupunta ako doon at para ma-cover natin kung sino-sino yung makaka-receive ng mga equipment na to. At pag na-receive niyo na po, yun ang sinasabi nga, pangalagaan niyo 'yan at maglaan kayo para sa maintenance. Para yung tumagal po yung equipment at mas marami pa po ang makagamit. At para in that way, makakatulong. Kung sakasakali po nag-generate ng income generating project po kasi yan, income generating equipment yan. So kung nag-generate po, so para sa asosasyon din yon, so nakakatulong po sa paglago ng inyong asosasyon at saka ng inyong kooperatiba. No? Hindi lang lagi masamang balita, may mga magagandang balita po tayo na ginagawa po ng gobyerno natin na hindi lang natin nalalaman. So, alam nyo, pag may mga pagkakataon ganito na nalaman natin, karapatan din ng gobyerno na malaman ng tao na may ginagawa sila para sa mga farmers. Alright? So, hindi laging bad news. Minsan po may good news. So, ako, very proud ako dito sa bahay ng Nara. Nakita ko po, nakasulat dun sa mga upuan ay para talaga sa mga farmers. So, congratulations. Una-una sa LGU, sa RCEP, sa Department of Agriculture at saka dito sa aming DA na local dito sa aming municipal agricultural office sa ganitong inisiyatibo. Doon sa mga gustong magplano, magplano na po tayo ngayon. Yung mga gustong magkaroon ng asosasyon,
magplano na po kayo ngayon para makareceive po kayo ng mga magagandang equipment at magkita-kita po tayo sa January 18 tomorrow diyan sa plaza. Pupunta ako diyan at para i-cover natin yung ano, yung pamimigay ng ano, paano ang sistema ng pamimigay nito. May mga recipient na po to, paano yung sistema nila ang gagawin ay i-cover po natin bukas. Thank you very much mga Agri. Laging natandaan sa ating munting channel, Noel Agri TV, para meron siyang bida!